nung nag-decide ako nito tumakbo, nag-pray ako sa Panginoon. And the Lord gave me guidance, conviction. Kaya nag-decide ako. From the moment nung nag-decide ako, sabi ko wala nang atrasa dito. Bakit? Kasi ang pagtakbo ko dito, with the guidance of God, useless ang lahat ng ito. Sabi ko, Lord, useless ang lahat ng ito kung wala ikaw, Panginoon, sa akin. Mabuti pang wala nang, walang, hindi na ako tatakbo kung wala ikaw, Panginoon. Kasi dito ko ipamulat sa taong bayan, may Panginoon itong bansang ito, may mga mabuti pa rin tao na nandito sa bansang ito. Hindi lahat ay contaminated nitong corruption. Hindi lahat. Ipapakita natin na may mga righteous people in this country na pwede pang mag-reign, pwede mamahala ng ating bansa. Amen? Importante yan. Kasi ako, kung ako tanungin ninyo, kung wala man ang Panginoon sa akin, ano pang silbi ko rito? Anong silbi ko? Kasi nung isinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, wala nang bili ito. Itong buhay ko, kung kukunin na niya ako ngayon, bukas, makalawa, wala na ito. Kasi ipinatay ko na ito eh. Dahil sa pagsisisi ko, sa mga nagawa ko na karumaldumal sa harapan ng Panginoon. Lahat ng bisyo, lahat, gambling, womanizing, lahat. Drunkenness, lahat. Napasok ko lahat yan. But the Lord is good all the time. Binigyan niya ako ng conviction. Alam mo nung binigyan niya ako ng conviction, hindi ko alam kung bakit ang nasa puso ko, inti, walang laman. Tapos umiiyak ako. Tapos pag nakabasa ako ng Bible, talaga napupuno. Habang nagbabasa ako ng Bible, umiiyak ako. Ganun, yun ang nakakapagbabusog sa akin. Yun po ang story ng buhay ko, bakit ganito ako. Kaya nga, hindi ako nakikipag-compromise eh. Na dahil tumatakbo ako, tapos mag-ano na ako sa stand ko, kung ano yung stand ko, manindigan ako. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, if the world hate you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hate you. But I am blessed because the world hate me. Because the Lord chose me out of the world. In all of us, remember, if the world hate us, you're blessed. Why? Because the Lord taken us out of the world. That's why we do not belong to the world any longer. Anymore. Now, kasi ang tao kasi, ang pangarap ng tao, gustong yumaman, kumita ng pera, mag-ipon ng pera, maraming pera, para masaya sila dahil may magkasto sila, may masinso buhay na. Alam niyo, sa totoo lang, ako na mismo mag-testify sa inyo, nahawakan ko na yan, bilyon, nahawakan ko na yan, bilyon, nahawakan ko na yan, kasikatan, lahat, maniwala kay sa akin. Hindi yan ang kaligayahan, hindi yan ang tunay kaligayahan sa isang tao. Ang tunay na kaligayahan, ang kasiyahan, ang iyong relationship sa Panginoon. Yung mabifeel mo na ikaw ay malapit sa Panginoon. Pag tinawag mo siya, Lord, He will answer right away. Ang sarap madama na ang Panginoon nandyan palagi, nagagabay sa atin. Diba, inaaway ako, sinisiraan ako kahit na hindi totoo. Talagang sabi ko, I know and I believe the Lord will fight my battle. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Do not repay evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everyone. As much as possible, it depends on you, live at peace with everyone. So, hayaan mo sila. I'm looking forward na pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoon, talagang maghihintay ako na sabihin na ako ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Kaya po, hindi po ako nakikipag-compromise. Ang sinasabi ko nga sa kanila, ako maging pangulo nitong bansang ito, ipapakita ko sa kanilang lahat
ang tama and godly and righteous government.